As I promise, sumasakit na yung braso ko. Ito na po ang hinihintay nyo. Welcome na naman po sa ating episode, sa ating baking tutorial. Marami po nagre-request sa akin na gumawa daw po ako ng ubi cheese pandesal. As I promise, gagawa tayo ng ubi cheese pandesal. Medyo sumasakit na yung braso ko. Kakamasa. Pero, tibale, mas maganda naman yun. Workout, diba? Kaya ngayon, gagawa na tayo ng ubi cheese pandesal. Ito na po ang hinihintay nyo. Tara, samahan nyo ko at gagawin na natin ang ubi cheese pandesal. Simple lang tong recipe na to, kaya kayang-kaya ninyo. Let's go! Kung tayo na isang bowl, ilagay natin ng 1 tablespoon na yeast at 1/4 cup na warm water. Paglagay rin tayo ng 1/4 teaspoon na sugar. Haluin nating mabuti. Pagkahalo natin, itabi muna natin siya sa isang tabi. Ngayon, kumuha tayo ng isang bowl. Pagkatapos ay maglagay tayo ng 3.5 cups na all-purpose flour. Sundan natin ng 1/4 cup na sugar at 1/2 tablespoon na salt at 1/4 cup butter. Pwede na rin ang margarine. Haluin po natin hanggang sa mag-mix na silang lahat. Okay, pwede na po yan. Sunod natin. Maglagay tayo ng isang pirasong itlog or whole egg, 1 cup na water. At pagkatapos ay ilagay na natin yung yeast mixture na kanina ay ginawa natin. Haluin po natin siya. Maglagay din tayo ng 2 teaspoon na ubi flavor. Kayo na lang po mag-adjust kung gusto nyo pa ng mas matingkad na kulay. Magdagdag pa kayo ng 1 teaspoon. Lagay din tayo ng 1/4 cup na ubi halaya para mas malasa yung ating dough. Haluin lang po natin sila hanggang sa mabuo na siya. At ngayon po, ihahanda na natin ang ating working table. Lalagyan na natin siya ng harina. Nalagyan na natin ng harina, ilalagay na natin siya ang ating dough at uumpisahin natin na masahin ito. Sa pagmamasa, medyo kailangan lang po nating magtyaga dahil medyo mahirap din.
Pero masasanay din kayo pag sanay na kayong humawak ng do. Ayan po, haluin po natin, mix po natin ng gusto. Sige, masa. Tayin lang po natin siyang maging makinis at maging elastic na. Ayan po, medyo nararamdaman ko na na makinis na siya. Maglalagay natin ngayon siya sa isang bowl na mayroong mantika para hindi siya dumikit. At ire-rest natin siya ng isang oras. One moment later. Check na natin ang ating dough. Ayan po, umalsa na siya. Pagkatapos yan, ipapunch down natin siya para matanggal yung mga hangin sa loob. At ilagay natin siya sa ating working table. At hahatiin natin siya ng dalawa. Kunin na natin ang ating weighing scale. Kakat po natin siya at titimbangin natin ng 40 or 50 grams each. Kayo na po ang bahala kung gaano kalaki ang gusto ninyo. Putulin po lang natin yan hanggang sa matapos lahat ang ating dough. Pagkatapos ay hilera na natin siya ang mga kinat nating do sa lamesa. At pagkatapos ito, ire-rest po natin siya ng 10 minutes. One moment later. Ayan po, tignan natin. Tapos na po ang 10 minutes. Che-check na po natin ang ating dough. Ayan, medyo umalsa na po siya ng konti. Pwede na po nating lagyan po ito ng palaman. Na-prepare ko na po ang ating palaman, yan ang ube at saka cheese. Ganun din ang ating breadcrumbs at ang ating baking pan. Umpisahan na po natin siyang palamanan. Ilagay lang po natin sa center.
Ayan po, natapos na po natin. Nakalagay na po sa ating pan. Ireres po natin siya o i-prop po natin siya ng isa o dalawang oras. One moment later. Yan po, check na po natin. Nakalipas na po ang oras. Yan, medyo malaki na talaga siya. Ready to bake na po siya. Yan po, ilalagay na po natin siya sa oven. I-bake po natin siya sa 350 degrees, 12 to 15 minutes. One moment later. Ayan, luto na ang ating ube cheese pandesal. Malambot siya. Parang cotton. Tikman na natin. Perfect. Perfect yung cheese tsaka yung ube. Ayun, kayo na lang po ang mag-adjust kung gusto nyo pang medyo makulay. Adjust nyo na lang po. Dagdagan nyo na lang po ng ube flavor. Sana po nagustuhan nyo ang ating tutorial ngayon. At kung bago pa kayo sa channel ko, mag-subscribe na kayo at pindutin ang notification bell para updated kayo sa ating mga tutorial. Tara, merienda na tayo. Maraming salamat po. Sana nakatulong to sa inyo.